Sa iba pang top story, sinimula na ng National Capital Region Police Office ang paghanda para sa libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pangunahin nilang pinaghahandaan ang inaasahang pagdagsa ng mga grupo na pabor at hindi pabor sa paglilibing sa dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nakipagpulong na kahapon ang mga opisyal ng NCRPO kay Senador Bongbong Marcos kaugnay ng mga plano sa paglilibing sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito'y upang mailatag umano ng mas maaga ang mga plano, partikular na ang deployment ng mga pulis sa buong bisinidad. Wala pang definite date, wala pang specifics, and ang kagandahan dito is, ang sabi niya, it will be a very simple burial ceremony. Pangunahing pinaghahanda ng NCRPO ang inaasahang pagdagsa ng mga Marcos supporter at ng mga grupong tutol sa paglilibing sa dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Sa inisyal na plano, magde-deploy ang NCRPO ng tag-iisang company na binubuo ng tig-isang 130 pulis sa 6 na lugar na kanila nang natukoy. Hihingi rin sila ng tig-2 company sa Region 3 at Region 4 para magsilbing augmentation force para sa seguridad at pagsasayos ng trapiko. Kaya yun ang malaking challenge actually sa atin, itong how to make it as peaceful as possible, dahil we expect well violent reactions dito. Especially from the militant groups. Sa mga susunod na araw, makikipagpulong daw ang NCRPO sa iba pang ahensya gaya ng Office of the Civil Defense, MMDA, at National Intelligence Coordinating Agency para mas mapaghanda ng ipatutupad na seguridad. Makikipag-coordinate din ang NCRPO sa AFP na siyang nakatalaga sa seguridad sa loob ng libingan ng mga bayani. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm one with 25.